Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipo ng mga tao. Nauubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan, galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay niyo riyan?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpiraso-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Galing pa sa malayo ang ilan sa kanila. Kapansin-pansin na may personal na ugnayan si Jesus sa mga taong nakasama niya sa loob ng 3 araw sa isang ilang na lugar. Bagamat hindi niya kilala ang bawat isa sa 4,000 mga taong naroon, makikita ang tunay na pagmamalasakit ni Jesus. Ayaw niyang paalisin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan. Alam ni Jesus na kung may baon mang pagkain ng mga ito, naubos na iyon sa 3 araw. Sinikap din niyang kausapin ang ilan sa kanila, kaya't nalaman niya na ang ilan sa kanila ay galing pa sa malayo. Pagsasagawa. Ang malaking bagay ay nagsisimula sa maliit na simulain. Ano ang mayaambag mo para sa simbahan at lipunan?